guys, how are you all doing? It's me, Grace. Welcome back to my channel. So for today's video, guys, is gagawa tayo ng another swak sa budget video. And feeling ko sobrang tagal na since my last swak sa budget video. But for today's video, guys, is labanan tayo ng pressed powders. And ang paglalabanin nating pressed powders ay si Careline Oil Control Face Powder versus the Nichido Pressed Powder. So guys, if you wanna know kung ano nga ba ang thoughts ko dito sa products na to, and if anong mas okay sa kanilang dalawa, then please keep on watching. So ito yung dalawang products na pagko-compare natin. The Nichido Pressed Powder, guys, this is rated for 100 pesos flat, pero si Careline, mas mahal siya ng 20 pesos. This is retailed for 120 pesos. For the packaging naman, guys, makikita nyo si Nichido, it's dark blue, while ito naman si Careline is combination siya ng white saka yellow. Ito yung itsura ng kanyang packaging. Kung makikita nyo, si Careline, very straightforward. It's just plain white, and then meron lang dito ng Careline na logo. Tapos si Nichido naman is, ayan, all dark blue din siya. Tapos, makikita mo lang din nito, Nichido. Tapos, nakakatuwa kasi meron pa siya ditong pa-peel off. Diba? Ayan. So, para hindi masyadong magasgasan. Tapos, kapag i-open mo siya, ayan. So, ginamit ko na po ito bago ko gawin ng intro video. Ayan siya. Meron din siyang compact pa, mirror sa loob. And then, the mismong product looks like this. And then, may pump. Powder puff din siya nakasama. Katulad ni Nichido, meron din siyang compact mirror sa loob. And then, ito yung mismo itsura ng product sa loob. Kung packaging ang pag-uusapan natin, guys, mas gusto ko si Nichido kasi mas mukhang pang age appropriate siya. Kasi dito with Careline, and alam naman natin, ang Careline brand siya made for teens, di ba? Perfect for teens siya. So, kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko tong si Nichido kasi mas age appropriate siya for me. Pero okay din naman to si Careline, very straightforward. Nichido Pressed Powder, makikita niyo dito yung manufacturing date niya as well as yung ingredients niya and shade. While dito naman si Careline, ganun din, makikita mo yung manufacturing date niya, expiry date. Pero ang maganda dito kay Careline, makikita mo na tatagal siya or pwede mo siyang i-store for 36 months kapag ginamit or inopen mo siya. Well, this one, walang naka-indicate, guys. Pero usually, with powders, is ang tinatagal niya is 2 years. So, when it comes naman to the main ingredients or kung ano yung magandang special feature niya, diba? Ito si Nichido, meron na siyang sunscreen agent. While itong si Careline, meron siyang vitamin E. Perfect siya for teens kasi nga, diba, very moisturizing. While this one naman, perfect naman siya if you are the type of person na madalas is naarawan or like hindi mo gusto nagsasunblock kasi feeling mo medyo maligkit siya. It has sunscreen agent, although hindi naman naka-indicate dito, guys, kung ang tag dito, kung ilang SPF yung meron siyang sa sunscreen protection. So guys, in the next clip, I'll be sharing with you my application review. So, nakapaglagay na ako ng foundation, and ngayon, titry out na natin itong aking dalawang powder. So, on this side, ang gagamitin ko ay si Nichido, while on this side, ang gagamitin natin is si Careline Pressed Powder. So, unahin muna natin si Nichido dito sa side na to. So, double on tayong konti, and I'm going to put it on my face now. First impression, guys, powdery siya. So, kapag ginanon mo yung powder puff, parang nagpa-powdery. So, mas maganda kung itadab mo lang siya. And guys, so this is how my face looks like now. And as I am seeing it right now dito sa aking mirror, I can see na ang ganda. Para siya may slight coverage, guys. Para akong nag-powder foundation, pero hindi. It's just pressed powder. And then, smooth siya sa feeling. And then, hindi naman siya masyadong mabigat sa face. Yung what I mean by this is, yung mararamdaman mo na meron ka talaga nakalagay sa face mo with this pressed powder is, ayan, ang ganda. Naset niya ng maayos and maganda yung aking foundation. So, ayan. And, ang shade na kinuha ko is tan. So, ayan. Mukhang kakulay ko naman siya. And, ayan, nagmamatch naman siya siguro sa neck ko. Feeling ko. Ano ba tingin nyo? Pero, ayan, feeling ko, kakulay ko naman siya. So, gawin na natin itong aking other side. Gagamitin ko naman is si Careline Oil Control Face Powder. And, let's try it now on my face.
Ooh. Kung may narinig po pala kayong bell, guys, yung aso ko yun, si Neo. Naglalaro siya dito sa room. In fairness lang, para akong gumamit ng iisang powder lang. Itong nakuha kong shades na natural as well as tan, kakulay na kakulay ko lang siya and halos parang hindi magkaibang powder yung ginamit ko sa face ko. First impression, guys, yung Careline, katulad din siya nitong Nichido, parang nagbigay din siya ng very, very, very slight coverage na para siyang powder foundation. And as you can see, ang ganda niya sa face. Matte din siya. Tapos magaan lang din siya sa feeling, guys. Nakakatuwa. So, ayan. Ito sila. First impression, feeling ko, pareho silang magandang powder. Pareho silang magandang pressed powder. And, girl, ang ganda. So, tapusin ko lang yung face ko, guys. And, balikan ko kayo. So, ito na yung itsura ng face ko after kong gamitin si Careline and then si Nichido dito sa face ko. So, I'm not planning to do a whole day test for this products. Pero, tignan natin kung ano yung mas maganda for oily skin. I'll be testing this product siguro for 1 to 2 hours. And, let's see kung ano ang pinakamaunang mag-oil up and kung anong powder or kung anong side yung mas oily. So, it is currently 9:34 in the morning and balikan ko kayo later for an update and kung ano nga ba mas okay for oily skin. It's currently 1:40 and 9:10, 11:12, 1. 4 hours na yung lumipas, guys, since we last applied itong si Nichido pressed powder and si Careline. So, my face looks like right now and as you can see, ako po ay nagmamantika. And sa nakikita ko ngayon sa aking mirror, halos parang pareho lang sila ng na-produce na oil. Walang mas konti. Halos parehas sa parehas lang, guys. So, ayan po ang itsura ng aking face today. And ayan, magbablot lang ako saglit, guys. And balikan ko kayo for my final thoughts. First off, may kanya-kanya siyang pros and cons. Depende sa kung ano ang gusto mong makuha sa isang powder. Pero definitely, guys, after 4 hours nag-oil ako. So definitely, kinakailangan talaga na mag-retouch ka siguro every 2 or 3 hours kapag gagamit ka or bibili ka nito mga powders na to. For this price range na 100 pesos and 120 pesos, I think the effect is decent enough. For me, hindi ako masyado nag-expect actually dito sa mga products na to because syempre, mura lang naman sila and I don't really think na it can really control my oil that much. Pero if you are the type of person who is in a budget and you are just looking for something that you can use every day and feeling mo is okay lang siya gamitin for every day kasi mura lang siya. It's really accessible kahit saan mo. Pwede siyang mabili. It works. Ito, guys, marirecommend ko sa inyo siya both. For me, okay siya pareho. Halos parehong-pareho lang siya ng effect sa face ko. Nakita nyo naman kanina. And halos magka-shade lang sila. So, feeling ko magagamit at magagamit ko talaga to, guys. Pero, kung tatanungin nyo ko kung ano mas gusto ko si Nichido kasi meron siyang sunscreen agent. Although, hindi natin alam kung gaano kataas yung kanyang SPF. Pero, that's a good thing. Kasi, syempre, when you are going out on a daily basis, syempre, important na meron kayong sunscreen. Pero if you want something na it's good for your skin, especially if you're watching this and you are a teen, ayan, marirecommend ko sa inyo yung Careline because Careline talaga is really made for teens or it's really made for the youth, diba, na who are just trying out makeup or is a beginner. Ayan, magandang-magandang investment to si Careline for me. Ayan, pareho silang panalo and pack na pack sa mga taong on the budget. And kung ano man ang mas piliin nyo sa dalawa, ayan, okay na okay siya. And ayun lang, gusto ko lang sabihin na huwag kayo masyado mag-expect dito sa mga products na to. Kasi nga, mura lang naman sila, guys. Pero ako sa tingin ko, ayan, ginamit ko yung Careline na pang retouch. And okay na ulit yung face ko. So, ayan. Kailangan na talaga siya ng constant retouching. Pero kung okay lang naman sa inyo yun, guys. Ayan, go. Buy na kayo nito. Again, this is 100 pesos. Tapos ito, 120 pesos.
And that's it for this video, guys. I hope you guys enjoyed watching and find this review helpful. If you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye-bye!